Naghain ng ethics complaint si Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo at BHW Party List Representative Angelica Natasha Co laban kay Agri Party List Representative Wilbert Lee dahil umano sa improper conduct nito. Pero si Lee, may paliwanag naman tungkol sa nangyari. May detalye si Mela Lesmoras. Kita sa videong ito noong September 25 na umiiyak si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo at BHW Party List Representative Angelica Natasha Co at dinadamayan pa sila ng iba pang kongresista. Akala ng ilan, tears of joy ito dahil noong araw din na yon na ipasa ang proposed 2025 national budget sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara. Pero may iba pala itong dahilan. Sa isang panayam, ibinahagi ni na Kimbo at Co na nakaranas sila ng hindi magandang interaksyon kay Agri Party List Representative Wilbert Lee na nagdulot sa kanila ng matinding takot. Habang si Rep. Mika ay nagsasalita at nagda-defend ng budget, ako po naman ay nasa tabi niya at nag-assist sa kanya. But I was on a call and as soon as I ended my call, I turned around and I already saw him on my right. Nung malapit na po siya, he uttered the words, "Kung hindi niyo ako pasasalitain, manggugulo ako." And he started pointing at me. And as he was moving forward, sa sobrang takot ko po, I ducked behind the podium. Yun nga po, after a few days, nagkaroon pa ng mga spliced videos of me and of Kong Stella. I think they were able to get pa a video from a different vantage point of what he did. Pero ginawan pa, twinest pa nila yung words saying na sobrang galing niya kasi natatakot na kami because aggressive siya with his points, no? So, nagkaroon pa po ng parang chine-change yung storyline. So, doon po ako pa mas lalong nainis, syempre, kasi para sa akin, nung araw na yon kami na ang agrabyado, nagawan pa ng spliced videos. Sa hiwalay na video, una na rin napansin ang bugso ng emosyon ni Lee nang subukan niyang pigilan ang paglusot ng panukalang pondo ng Department of Health sa plenaryo, pero hindi siya nagtagumpay. Mr. Speaker, having no more members of the minority... Oh. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. Joint motion to terminate interpolation to the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair here is not. Let me question the quorum. Interpolations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. Let me question the quorum, Mr. Speaker. Question suspended. Mr. Speaker. Dahil naman sa karanasan ni Kimbo at Co, formal na silang naghain ng ethics complaint laban kay Lee higit 2 linggo matapos itong mangyari. Sa kanilang reklamo, nakasaad na maituturing na improper conduct ang ginawa ni Lee na labag sa code of conduct ng Kamara. Kaya po may konting katagalan, I had to process it for myself and then ask people around me also. Kumbaga hindi ko naman siya basta-bastang dahil at the height of my galit, doon ako magfa-file. Inisip ko rin po muna sa sarili ko na ano ba ito, anong nangyari, tama ba yung nangyari. Babae po kaming dalawa and gusto ko ba na mangyari ito sa mga susunod na congresses? Papayagan ko ba na ganun ang mangyayari? Aaminin ko po na it took me a long time dahil pinag-isipan ko talaga ng mabuti. At ang pinagdaanan ko, palagay ko, is typical ng pinagdadaanan ng mga babae na sinasaktan. Nakarating na kay Congressman Lee ang inihaing reklamo laban sa kanya at iginagalang daw niya ito. Pero may paglilinaw siya ukol sa nangyari. Hindi ko kailanman magiging intensyon na manakit o mambuli kahit kanino, kahit sino man. Wala rin sa intensyon ko na hindi respetuhin ng Kongreso. Ang akin pong naging aksyon ay bunga ng ating matinding kagustuhan na matugunan na ang kulang-kulang at napakamahal na mga benepisyong pangkalusugan. Pagtitiyak ni Lee, handa siyang humarap kung ipapatawag ng House Committee on Ethics and Privileges ukol dito.
Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.